Hello everyone, my name is Joanne and welcome back to my YouTube channel. So bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga 330 subscribers. Feeling ko nagpataas talaga doon yung mga pa-isa-isang nagtatanong sa akin about EMS, tapos konting tulong ko sa kanila yung punta ko sa post office, sagutin ko, tapos subscribe na sila. Maraming salamat po, and I really do hope na talagang nakakatulong yung mga videos ko about EMS, kasi I know the feeling na parang you wanna know more about it pero ang hirap alamin dun sa language na hindi ka pa masyadong familiar with. Salamat ng marami, pati dun sa mga kakaunting nagdi-dislike, di ko alam kung bakit. Anyways, no for negativity, thank you very much. And another thing is, if you guys are interested to learn Japanese, English, and Korean, Jexim is available for you. And so please do follow us on our Facebook page, Jexim. Maraming salamat po. I get this question a lot, sa totoo lang, feeling ko may mga idea yung mga taong nagtatanong sa akin about this tungkol dun sa balikbayan boxes. Dahil alam naman natin na ang mga balikbayan boxes is door-to-door talaga. So mula dun sa bahay ng sender hanggang mismo dun sa bahay ng receiver ang system nung door, nung balikbayan boxes. So ang EMS din daw ba ay door-to-door? The answer is yes. Possible po yan na door-to-door. So pa-pick up nyo lang po yan sa bahay nyo, tapos sila na po yung magpapadala doon sa bahay nung inilagay niyo pong address ng recipient. But what I do is, ako po mismo yung pumupunta sa post office, dinadala ko po yung box, tapos po isusulat ko doon, old process na pala yun. Print ko siya sa View Pre-Touch, tapos paste ko siya sa ibabaw, and then bayaran ko kung gano'ng kabigat, and then sila na po yung bahala na mag-deliver dun sa mismong bahay nung recipient. So, may isang nagtanong sa akin na sabi niya, tumawag daw sa kanya yung custom, at ang sabi daw is kailangan daw niyang pick up yung parcel doon sa Pasay, which is siya daw ay malayo doon sa Pasay, kaya medyo hassle daw sa kanya. So, bakit ba nangyayari yon? The only thing na naiintindihan ko is, kapag ang parcel po natin ay wala na sa, kumbaga, area of responsibility, typhoon lang. For example, kung ikaw ay nagpadala from Japan, kapag po yan ay lumampas na sa area ng Japan, ang kailangan nyo na pong tanungin dyan is yung sa custom sa Pilipinas, or dun sa mismong tumawag po sa inyo or nag-text sa inyo na paki-pick up po yung box. Kasi basically ang ginagawa po ang ginagawa po kasi lang naman ng post office sa Japan is sinisigurado po nila na masesend yun hanggang makarating sa Pilipinas. Pero mula dun sa pinaka-custom hanggang dun sa mismong bahay nyo po, wala na pong responsibility doon yung Japan. Kaya kahit tawagan nyo po sila, ang masasagot lang po nila sa inyo is na ipadala na po namin doon sa dapat magpadala sa bahay nyo. So once na hindi po naging door-to-door yung system at kailangan nyo pong puntahan, or tinawagan po kayo na kayo po yung kailangan mismong mag-pick up ng box, meron po silang dalawang explanation dito sa Japan. Ang sinasabi po ng mga staff, it's either meron po kayong kailangang bayarang tax, at pangalawa, meron pong kailangang i-explain sa inyo kung anong nangyari dun sa parcel. So, ang pagkakaintindi ko po dun sa nag-text sa akin or nag-chat sa akin, sinasabi niya na na-pick up niya na. Kaya lang, siguro gusto niyang malaman kung bakit hindi nakarating sa mismong bahay niya. Kasi nga, di ba, ang alam talaga namin nating lahat is mula dun sa Japan hanggang mismo dun sa address na inilagay doon. So, bakit ganun ang nangyari? So, ang tanong niya pa sa akin is kung saan ba dapat tumawag. Pag ganun po, sa Philippines na po, yung mga staff na po sa Pilipinas. Kasi there was this one time na natagalan yung isang parcel na dumating. Inabot na siya ng siguro mga halos isang buwan din. So, nag-worry na din yung nag-chat sa akin na bakit po ganito.
that time, sa kagustuhan ko siyang matulungan, pumunta po ako sa post office at tinanong ko po. At ang sabi ng post office, yan po ay nakalabas na sa aming responsibility. Kung gusto niyo pong malaman kung nasan po yung box, is pwede niyo pong alamin doon sa mismong destination na country po. So, ang ginawa ko po ay advice na tawagan po ni ma'am yung custom sa Pilipinas para po malaman na kung anong nangyari at ganun na tagalan. Palagi ko po itong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin na kapag nagpadala po kayo, make sure that someone is there doon sa address na na nilagay nyo po, na doon sa recipient's address. Dahil minsan may nag-chat po sa akin na wala siya doon sa bahay or walang tao doon sa bahay nila, tapos may nag-iwan lang daw po ng papel. So pag ganun po, bumabalik po yan. Hindi ko po alam kung bumabalik yan sa mismong post office or bumabalik pa po yan ng Pasay. Hindi ko po talaga alam kung saan bumabalik. Pero pinaka-importante po talaga is kapag alam nyo mayroong paparating na parcel, ay huwag po kayong aalis ng bahay. Eh dahil COVID naman na ngayon, feeling ko hindi na po nangyayari na walang tao doon sa bahay. Napaka-importante lang po na ma-receive ni recipient 'yon. Kasi kung hindi, babalik nga po 'yan kung saan po kinuha ng delivery man. At saka another thing pa po na naiintindihan ko po na kapag may mga nagcha-chat sa akin na grabe yung worry nila, naiintindihan ko po talaga yung pag-aalala nyo na parang bakit hindi pa dumarating. Eh, di ba EMS nga yan? Ba't ang tagal-tagal? At saka, di ba nagbayad ka nga? Kaya ka nga nagbayad ng mas mahal kasi in-expect ko mo mas maganda yung service. Naiintindihan ko po yan. But I'm assuring everyone po na makakarating at makakarating po yan. Kasi kung hindi naman po yan makakarating, definitely, yung mga staffs or kung saan man po, they'll take responsibility kung may nawala man po dyan. So, yun po. Again, it's door-to-door. Pwede rin naman po from the post office to the recipient's address. Pero kung may mga hassle po, may mga hindi natanggap sa bahay, mismong bahay nila, yun po ay may mga dahilan talaga. So, yun lang po. Sana po nakatulong. At sa mga balak magpadala, via EMS. Attach ko po dito yung mga links na pwede nyo pong pagkunan ng mga information kung ano-ano yung mga dapat, hindi dapat, paano ang dapat gawin sa pagpapadala via EMS. Sabihin ko sana, kamsam ni da. Okay. Ato. Thank you very much. Namula ako. Salamat po. Huwag niyo po palang kalimutan na mag-subscribe. Salamat po.